Isang pinagpalang araw po sa bawat isa dito po sa mga kababayan natin sa Taguig City, sa mga estudyante, senior citizens, mga sa lahat, kabataan, mga millennials, baby boomers, ayan. At sa mga ka-group chat po natin, kaibigan natin sa iba't ibang panig ng bansa at iba't ibang panig ng daigdig na nakakasama natin dito sa Source of Strength, na kung saan tayo po'y humuhugot ng ilang mga nagpapalakas at nagbibigay katuruan sa manual ng buhay sa salita ng Diyos. At samahan niyo po ulit ako sa Aklat ng Kawikaan, Proverbs chapter 19, verse 15. Ito po ay ilang paalaala naman sa atin sa gitna pa rin ng pandemya. Kahit sa gitna ng pandemya. Sabi po dito, laziness casts one into a deep sleep, and an idle person will suffer hunger. Ayan. Ang katamaran daw po ay nagbibigay sa isang tao ng napakahimbing na pagtutulog, pagtulog. At yun nga po, yung taong tamad ay magdaranas ng pagkagutom. Ayan. Sabi po din ni Haring Solomon ay tumingin po tayo sa langgam at meron po tayong matututunan. Opo, eh pastor, panahon ng pandemya kasi wala kaming matrabaho. Alam niyo po, sa aking nakikita at nararanasan, ako po ay halimbawa nagtanim po ako ng ilang okra sa paso. Siguro may kaunting puhunan na lupa o pwede makahingi ng lupa o mag-compost po tayo yung mga nabubulok sa kusina. Alam nyo, sa loob ng ilang linggo, isang buwan lang halos o dalawa, ay meron ka ng pwedeng okra, kangkong o talong na mga gulay-gulay man lang. Kaya hindi po dahilan na ngayon po ay nasa gitna tayo ng pandemya, ay tayo po ay magtutulog-tulugan at hindi po gagawa. Kasi po ay mangyayari po ang sinabi ni Haring Solomon na kapag po tayo ay nagtamad-tamadan, ay baka nga po makaranas tayo ng gutom. Pero pansinin po natin ang langgam, ano? Sila po ay napakasisipag, parang walang katigil-tigil, no? Hindi naman ibig sabihin natin na huwag na tayo magpahinga, but alam niyo po yung tamang pagkilos. Sabi ko nga, hindi naman baba natin ang sobrang banat na banat ang buto. Minsan kunting banat lang ng buto, sa aking karanasan, no, ay may kaunti ka lang panghukay ng lupa at bote-bote at kaunting lupa, pwede ka nang magkaroon ng halaman. May nahihingan po ng mga binhi sa City Hall, ano po, na sa mga agraryo ng mga munisipyo, ano po. Kaya po, kahit lalo na nga po ngayon, nasa panahon tayo ng parang mahirap ang trabaho, lapit po tayo sa Panginoon at bibigyan po niya tayo ng karunungan, kaalaman, para po magkaroon pa rin tayo ng ikabubuhay. Ano po? Yan ay sinang-ayunan ni St. Paul doon po sa 2 Thessalonians 3:10. Alam niyo po ba ang bilin ni St. Paul? Sabi niya, "For even when we were with you, we commanded you this, if anyone will not work, neither shall be eat." Ang patakaran po ni Paul, no work, no eat. Ano? Alam niyo po, maging sa ating kapanahonan ay may mga programa po ang ating syudad, yung magwalis-walis lang o yung SWD, pinaparaan sa mga kongresista natin,
sa ating mayor, sa city, katulad ng tinatawag ng mga tupad, no? Marami po na pwede pa rin pagkakitaan. Tayo lang ay masinop at tumingin sa mga oportunidad sa ating paligid. Hindi lang sa pagtatanim, kundi sa iba't ibang oportunidad na ibinibigay pa rin ng pamahalaan ng lungsod ng Taguig dito sa atin sa Taguig City. At saan naman kayo naroon, maging ano po tayo, maging resourceful po tayo. Tingnan po natin saan po mayroong bukas na oportunidad. At ako po ay naniniwala na kapag ganyan po tayo ay patuloy tayong bibiyayaan ng Panginoon ng hanap buhay na maayos para po hindi magutom kahit po sa gitna ng mga pagsubok na ito, ng pandemya. Opo, mahirap. Nararanasan ng marami, mahirap naman talaga. But hindi po imposible at wala po imposible sa Panginoon dahil tayo po ay pakainin ng Diyos sa atin pong gamitin lang natin ang nasa atin at ang ating kamay. Sabi na nga ng Panginoon ay kung yun pong mga ibon sa ipapawid, no, ay pinapakain ng amang nasa langit, ay lalo na ho tayo na tao na kanyang nilikha. Maging mapagmasid lang po tayo sa paligid, gamitin ang ating paa, ang ating kamay, ang ating kakanyanan, ang ating talino, talent, abilities, at ang Diyos ang siyang gagabay at magapala sa atin, maging sa gitna ng pagsubok na ito na ating nararanasan. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Lord, I pray na ang mga nawalan po ng trabaho, Lord, na maging kasama ko ngayon ay makakita ng maayos na hanap buhay pa rin, pagkakakitaan, Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, salamat po at magamit ang kanilang talent and abilities para po sa kabuhayan pa rin. Pagpalain mo po sila, ang aking nakasama at ang kanilang pamilya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless Taguig City, God bless the Philippines. Pinagpapala din po natin ating mga government officials, ang ating Mayor Lino, ang kanyang mga kasama, at ang mga frontliners na patuloy na nagpapagal sa ating panahon. Praise God, at ako pinagpapaalala palagi that God is the source of our strength.